Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, dalawang pinakamalakas na kagamitan ng Philippine Navy pinadala na sa Palawan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang Philippine Navy ay nagtalaga ng dalawa sa mas moderno at may kakayahang mga asset nito, ang Missile at Anti-Submarine Warfare Frigate na BRP Antonio Luna FF-151 at ang partner nito ngayon na Augusta Westland AW-159 Wildcat Helicopter, para palakasin ang kakayahan ng Western Command o WESCOM na nakabase sa Puerto Princesa, Palawan, sa isang post sa Facebook noong Martes. Sinabi ng WESCOM na ang dalawang anti-submarine asset na ito ay dumating kamakailan sa lugar ng responsibility nito. Ang dalawang tandem na platform ng ASW na ito ay nakadeploy sa western border ng bansa para sa maritime at sovereignty patrols na nagsisiguro ng epektibong maritime presence, partikular, sa West Philippine Sea. Dagdag nito, hindi sinabi sa post kung kailan dumating ang frigate at helicopter sa WESCOM area para sa seguridad. Sinabi ng WESCOM na ang deployment ng BRP Antonio Luna at ang Wildcat anti-submarine helicopter ay kumakatawan sa isang full mission deployment para sa Philippine Navy. Idinagdag din ito na ang pagsasama ng AW-159 ay nagpalakas din sa warfighting package ng BRP Antonio Luna. Ang mga tandem platform ay nakikibahagi sa iba't ibang mga pagsubok at mga aktibidad sa pagsasanay habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea, diin ang WESCOM. Idinagdag nito na ang pagkakaroon ng mga modernong naval at air asset na ito sa Joint Operational Area ng WESCOM ay tumitiyak sa kahandaan at pangako ng Armed Forces of the Philippines na ipagtanggol ang maritime interests ng bansa laban sa anumang potensyal na banta. Ang pag-deploy ng mga asset na ito sa pakikipaglaban ay isang kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang soberanya ng bansa at integridad ng teritoryo. Ang mga tauhan ng BRP Antonio Luna FF-151 at AW-159 ay nagtutulungan din upang matiyak ang pinakamataas na kahandaan sa anumang mga kaganapan, itinuro ng WESCOM. Sinabi rin ito na ang deployment ng mga asset na ito ay nagsisilbing isang kritikal na pagpigil sa anumang kaaway na puwersa sa rehiyon. Ang pinagsamang kakayahan sa pakikipagdigma ng FF-151 at AW-159 ay higit na nagbibigay ng kasangkapan sa AFP upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa, laban sa anumang potensyal na banta sa kanlurang hangganan nito. Dagdag ng WESCOM, isang landing ang ginawa ng AW-159 at ito ang unang lumapag sa flight deck ng BRP Antonio Luna habang ang barko ay nasa labas ng Corregidor Island noong 27 ng Abril, noong umaga ng 27 ng Abril kasalukuyang taon. Nakamit ng hukbong dagat ng Pilipinas ang isa pang makabuluhang milestone sa pagpapaunlad nito ng kakayahan sa pakikidigma laban sa submarino dahil matagumpay na naisagawa ng Philippine Navy AW-159 MK2-20 Wildcat Helicopter na may tail number na NH-441, ang unang landing sa deck. Sakay ng BRP Antonio Luna, isang anti-submarine warfare guided missile frigate, habang tumatakbo sa paligid ng 30 nautical miles sa timog kanluran ng Corregidor Island. Sabi ng isang post sa Facebook page ng BRP Antonio Luna, ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng lumalaking kakayahan at kahandaan ng mga crew at platform ng Navy bilang isang koponan para sa mga operasyon ng anti-submarine warfare. Parehong ang Jose Rizal class frigates at ang Philippine Navy Wildcats ay mga produkto ng First Horizon Projects sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na inihatid at kinomisyon sa serbisyo noong 2021 at 2019. Ayon sa pagkakabanggit, ang mga Jose Rizal class frigates ay itinayo ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea habang ang Philippine Navy Wildcats ay itinayo ng Leonardo Helicopter Limited ng UK, sabi pa ng post. Ang Wildcat aircrew ng Philippine Navy ay sumasailalim pa rin sa kinontratang in-country training sa Leonardo Helicopter Limited UK,
habang ang mga Jose Rizal-class frigates ay ginagamit sa iba't ibang operational area ng bansa, nakakuha ang Philippine Navy ng dalawang AW-159 helicopters, nakuha upang madagdagan ang mga kakayahan ng anti-submarine warfare ng mga Jose Rizal-class frigates, ang Philippine Navy sa pamamagitan ng Naval Air Wing at Offshore Combat Force ay gumagawa ng mga hakbang upang kumpletuhin ang pagsasama-sama ng mga asset na ito ng Game Changer, upang ma-deploy ng sama-sama sa pag-secure ng ating maritime domain, sabi ng Navy. Idinagdag nito na ang mga hakbangin na ito ay isang malaking kontribusyon sa pagtupad sa pananaw ng Navy na maging isang moderno, multi-capable na puwersa ng hukbong dagat na tumutugon sa pagtatanggol at pag-unlad ng ating maritime na bansa. Samantala, sinabi ni WESCOM spokesperson Commander Ariel Joseph Coloma, sa isang hiwalay na panayam, ang dalawang asset ng anti-submarine warfare na ito ay dumating sa kanilang lugar noong nakaraang linggo. Idinagdag niya na ang mga asset na ito ay nagsasagawa na ngayon ng mga patrol sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Coloma na ang deployment ng mga naval asset na ito ay naglalayong matupad ang mga kinakailangan sa maritime patrol sa West Philippine Sea. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.